Sambahin ang Poon, magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ng ating pasasalamat at pagbabalik loob, araw ng ating pagsusumamo sa Diyos at pag-aakyat sa Kanya lahat ng ating panalangin at kahilingan. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi natin, mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanyang Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ngunit, higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo, at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Among Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalimpunan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kaniyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahihintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kaniyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya niilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niyang silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina, at magsasama sila ng kaniyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay,
Ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kaniyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kaniyang asawa. Sila'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kaniyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Simula noon hanggang ngayon, mainit po ang usapan kung bakit hindi sang-ayon ang simbahang Katolika sa diborsyo o tahasang paghihiwalay ng mag-asawa. Ang pinangahawakan po ng ating simbahan ay ayon na rin sa tugon ni Jesus Nazareno na nakapaloob sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung naaayon ba sa batas ang pagdidiborsyo ng asawang lalaki sa kaniyang asawang babae dahil inuutos daw nung panahon ni Moises na bigyan sila ng kasulatan. At maliwanag po ang sinabi ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na ang diborsyo ay hindi plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay kasal. E bakit po ito nangyayari? Klaradong ipinaliwanag at idinagdag ni Jesus Nazareno. Dahil yan sa katigasan ng mga ulo ng tao. Uulitin ko po, ang diborsyo hindi plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay kasal. Bakit ito nangyayari at nagaganap sa ating lipunan? Simple lamang ang ipinaliwanag ni Jesus Nazareno. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Alam naman po natin na simula pa lamang nang nilikha ng Diyos ang sanlibutan, nilikha niya ang tao, ang lalaki at babae. Ang Diyos mismo ang nagpasinaya ng sakramento ng kasal na kung saan mayroong espiritual na pagsasama at ang dalawang nilalang ay nagiging isa sa paningin ng Diyos. At sinabi pa ni Jesus sa kaniyang mga alagad na sino mang nagdiborsyo sa kaniyang asawa at nagpakasal sa iba pa ay nakikiapid. Napakalinaw na ang pahayag ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na ang nais at ang ibig ng Diyos ay ang sakramento ng kasal. Subalit, mismong tao ang pumipili ng diborsyo. Tunay ngang nais ng Diyos na pagbuklorin tayo. Ang hangad niya ay ang pagkakaroon ng isang maayos
at banal na pamilya para sa bawat isa sa atin. Ang diborsyo maaaring sumira sa ating lipunan dahil napakalaking epekto ang maidudulot nito sa mga naiwang anak dahil nga sa panghabang buhay na paghihiwalay ng mag-asawa. Kaya nga ang panawagan ng simbahan na ang kasal ay hindi isang biro. Ang kasal dapat pinagninilayan, pinagdarasal, at pinag-iisipang mabuti dahil ito ay banal at sagrado. Uulitin ko po, ang kasal dapat pinagninilayan, pinagdarasal, at pinag-iisipang mabuti dahil ito ay banal at sagrado. Ayon nga sa matandang kasabihan, ang pagpapakasal ay hindi parang isang mainit na kanin na iyong isusubo at kapag ikaw ay napaso, ay agad mong iluluwa. Mga kapatid kay Kristo, lagi po sana nating tatandaan, una, ang kasal ay isang mabisang paalala ng pag-ibig ng Diyos sa kaniyang simbahan. Si Kristo, si Jesus Nazareno, ay ang ulo ng ating simbahan. At tayong lahat na sumasampalataya sa Kanya ang tinatawag na katawan ng simbahan. We are the body of the church. Pangalawa, ang kasal po ay isang paalala ng pagiging mapagbigay ng Diyos. One can give without loving, but he or she cannot love without giving. Ang pag-aasawa po ay nararapat ng pagbibigay ng sarili, ang paalala ng katapatan ng Diyos. Kaya nga sinasabi natin that falling in love may be easy, but staying in love and being loyal is another story. Madali lang ang ma-inlove, madali lang manligaw, madaling magpakasal. Ngunit ang isang malaking hamon sa bawat mag-asawa ay maging tapat sa isa't isa. Marami kasing pagsubok ang pwedeng harapin ng isang mag-asawa. Maraming problema ang pwedeng makaapekto sa kanilang pagsasama. Kung dumating ang punto na ang isang mag-asawa ay hindi na nagkakaunawaan, nararapat alalahanin nila ang mga singsing na isinuot sa kanila noong kasal bilang tanda ng kanilang katapatan sa isa't isa. Alalahanin din dapat ng mag-asawa ang mismong petsa at araw ng kanilang kasal na kung saan sila ay humarap sa Diyos at sa buong sambayanan na silang dalawa nangangakong magiging tapat hanggang sa pinakadulo ng kanilang buhay. At higit sa lahat, lagi nating isapuso na ang pag-aasawa ay isang paraan tungo sa kabanalan at ang mga mag-aasawa ay tinatawag upang maging isang munting pamilya, isang munting simbahan at isang munting paaralan ng pag-ibig. Wala pong pamilyang perpekto. Ngunit kailangan ng bawat mag-asawa na magsikap upang maging maging banal at magmahalan sa isa't isa hanggang sa huling sandali
ng kanilang hininga. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kaniyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kaniyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kaniyang puso. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at niyahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halaman ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matut tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Isama rin po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang lahat ng ating mga kapatid at kadiboto na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito. Gayon din ang mga mag-aasawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, gayon din ang mga taong naghihirap at nagiikaho sa buhay, naway ingatan at patnubayan sila ng mahal na poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo.
kapatid ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po ng iyong pagmamalay na narama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na po, O Jesus Nazareno. Buong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Buong Jesus Nazareno, patuloy mo ang pupot na wat kabayan ako. Inigtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong
Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at sa ika'y kasama ko. Samo ko, tasal, sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y buburihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinaaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit, mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap ng 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School's Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Magsitayo na po ang lahat.
manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip na kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.